Muling na-detect ang mga mas nakahahawang sublineage ng Omicron variant. Base sa pinakahuling genome sequencing, 43 ay positibo sa BA.5, 20 BA.2.12.1 at 7 BA.4. Sa kabuuan, halos 8,000 sample na sumailalim sa genome sequencing ang nakitaan ng Omicron variant at mga sublineage nito. Sa kabila nito, sinabi ng DOH na 3% lang ng tinamaan ng naturang variant of concern sa pagitan ng Disyembre 2021 at Pebrero 2022 ang nagkaroon ng malalang sakit, habang 1.8% sa mga tinamaan nito ang namatay. Inilabas ng DOH ang pahayag matapos ang obserbasyon ni Pangulong Marcos na ang Omicron variant ay hindi sing nakahahawa at hindi rin tumatama ng malala. Sa pinakahuling datos na inilabas ng ahensya, patuloy na tumataas ang ilang datos na binabantayan, kabilang na ang positivity rate na 6.8% na sa buong bansa. Para sa National Capital Region, mas mataas pa ang numero na 9.3% na. Kaya naman kitang ang rehiyon ang may pinakamabilis na pagtaas ng kaso ng sakit. Pero ang ibang lugar, gaya ng nalalabing bahagi ng Luzon, maging ang Visayas, tumataas na rin. Dahil dito, inirekomenda na ng City Health Office sa General Trias, Cavite na ipagpaliban na muna ang physical graduation, moving up ceremonies at iba pang pagtitipon. Ayon sa lokal na pamahalaan, prioridad nilang mapanatili ang kaligtasan ng mga bata, lalo't maraming bata pa ang hindi nababakunahan kontra COVID. Ang Central Visayas naman, mula sa higit 200 na bagong kaso, umakyat na ito sa halos 300. Ang magandang balita, kahit pa tumaas ang growth rate ng sakit, nananatiling low risk pa rin ang lahat ng rehiyon sa bansa dahil nananatiling mababa ang porsyento ng mga okupadong kamang inilaan para sa COVID. Bukod naman sa mga sublineage ng Omicron na nandito na ngayon, may panibagong sublineage na naman na nakita sa ibang bansa, ang BA.2.75. BA.2.75 first reported from India and then from about 10 other countries. It's still too early to know if this subvariant has properties of additional immune evasion or indeed of being more clinically severe. We don't know that. Luckily, the other subvariants of Omicron have not proven to be more severe. They've all been more or less like the original Omicron. Ayon pa kay Dr. Swaminathan, malapit nang umpisahan ang trial para sa mga nasal vaccine o yung ini-spray na lang sa ilong. We're excited because I think that nasal vaccines, mucosal vaccines could have an added advantage of protecting against infection as well as against severe disease. So maybe a combo of an injectable vaccine and a nasal spray could be very effective in protecting us. Sa pinakahuling tala ng DOH, lahat ng rehiyon sa bansa maliban sa BARM ay nabakunahan na ang higit 70% ng kanilang target. Yun nga lang, nananatiling mababa ang porsyento ng mga nabigyan na ng booster sa buong bansa. Pinakamataas na ang NCR na hindi pa umaabot sa 50% ng mga pwede ng mabigyan ng boosters ang natuturukan. Rafael Bosano, ABS-CBN News.